Okay, una, kasama ko dito ang ating mga senior officers. With me is our the commander of police, Area Police Command, Area Police Command for Western Mindanao, Police Lieutenant General Chiquito Malayo. Parokpan natin! Kasama ko rin ang director ng ating Police Community Relations, Police Major General Sermonia, Mundar Sermonia. Si General Malayo, first assignment niya, 1989, dito sa Sulu. Kaya kanina, nagpa-picture pa siya. Asan pa si Chiki? Susunod. Yes, and si General Sermonia, na-assign din dito before. Binibisita. Pinahanap yung kanyang girlfriend dati siguro. O yung kanyang mga nakasama dito. Of course, our regional director ng PRO Bar, Police Brigadier General Eden Ubalik, palakpan namin. The Provincial Director of Sulong PPO, Police Colonel Bawayan. Michael Bawayan. Kasama ko rin dito ang aking Senior Executive Assistant, soon to be Police Brigadier General Gregory Bongyabal. Aking Senior Edicam, Police Lieutenant Colonel Tito Ikoden, para po natin. So, ang inyong snapping Battalion Commander. Jesse Balinang. Yes, Police Lieutenant Colonel Jesse Balinang, para po natin. Sa inyong lahat, nangabi ko ngayon to the men and women of 7th Special Action Battalion. Makita ko bagay ulit. Wala akong schedule na pumunta dito. As you all know, my visit started yesterday. And for the first day, it was Basulta. Basilan, Sulu, Kawitawi. Pero dito sa Sulu, based on the itinerary, doon kami sa Manimbong. As you all know. At pag sinabi ng Sulu, dapat ay hulo. And nagtataka rin ako, bakit hindi? Pero hirap prepare sa akin. But this is the same. Kanina, nung pagpunta na kami dapat, diretso sa Probar, RSQ, para sa mga programa. At sa puso ni mamaya nga, sa maganda ng pipigo, ang sama ng panahon. Kaya napilitan ang ating mga piloto na i-divert at buwaba kami dito sa Hulo. Pagbaba ng Hulo, since nag-iintay tayo ng ganda ng panahon at medyo gumagat na, naisip ko na natin pa rin lang magsagawa na ako ng inspection. Pumunta ako sa Hulo, Municipal Police Station, at kanina, dito sa Sulong Police Provincial Office. At nire-reserve natin ang pinakahuli, numadaan natin dito, na nandito pala headquarters nyo, kaya ako nandito ngayon para makita ko kayo, the men and women of 7th Special Action Battalion. Palakpan natin! Para sa inyo, ako'y nagpapasalamat ha, sa inyong patuloy na sakripisyo para sa ating organisasyon. Kahapon, early in the morning, bago pumunta kami ng Basilan, dumaan muna kami sa Seaboard Unit natin sa Zamboanga City. At nagkaroon ng pagkakataon na mabigyan ng parangal ang ilang mga personnel natin. Wala kasi schedule natin dito, kaya hindi natin nagawa yung awarding ceremony. But just the same, in behalf of our 220 strong men and women of the Philippine National Police, we appreciate, we recognize the most disciplined, the elite unit of the PNP, the Special Action Force. Hindi kaila sa inyo na makikilala ang aking panungkulan. Kaya kuha ko ng mga programa na natin na nakalatag na sa ating roadmap at yun ay pinasok ko sa Intensified Cleanliness Policy. Based on the Broken Windows Policy, na nagsasabing maliit na problema pala, inaayos na, hindi na pinapalaki para huwag na makahawa at maging malaking problema pa. Napapanood doon, mga programa about cleanliness in the offices, cleanliness in the ranks, cleanliness in the community. At yun, alam kong alam ninyo. Basically, lahat yun, pag-develop ng discipline through cleanliness, pag-sililis sa kapaligiran, pag-sililis sa sarili, pag-sililis sa surroundings, madilang komunidad. It all starts with cleanliness and discipline. At walang problema sa Special Action Force pagdating sa disiplina. Palakpakan natin.
Kaya tapos ko dito ay para magpasalamat sa inyong patuloy na paglilingkod sa ating organisasyon. As a whole, makita natin ang mga ginagawa ng ating mga pulisan, even on the farthest police station in the north and in the south. Hinahanap kaya ng ating BPCR. Mungunting bagay, small good deeds na ginagawa ng mga pulis natin, yung kasama na yung pulis natin babae na nagpapabreastfeed sa hindi makilalang sanggol, pati na rin yung pagpapaanak sa mga buntis, sa kalsada, sa sakyan, lahat ng mga ito, pati na rin yung ginagawa ninyo, yan ang tunay na mukha ng Philippine National Police. Hindi yung ilan-ilan lamang gumagawa ng kalokohan na gusto natin tanggalin sa ating hanay. Tulungan niyo ako, maging kayong patuloy na ehemplo sa ibang mga units natin sa Philippine National Police. Kung ang COVID-19 nakakahawa, dapat ang ating kagitingan, ang ating disiplina, ang ating magandang paglilingkod sa ating bayan ay dapat din makahawa sa ating kasamahan at makita ng ating sambayanan. Hangad ko ang patuloy niyong kaligtasan, hindi lamang sa threat against terrorism and insurgency, pero pati na rin sa problema natin ngayon, itong COVID-19. The Delta variant is already there. Kaya nga ang aking sinasabi sa ating Joint Task Force COVID Shield, patuloy mga kapagdayan sa ating mga kababayan, sa ating mga LGUs para sa pagpatupad nito. At kayo ay gagamitin kung kinakailangan, just like what you've done in Cebu and NCR and any places na kailangan ng pagbabalik ng disiplina ng ating mga kababayan para sundin ito mga protocol na ito. Justice Singh, I also directed our commander of ASCOT para tingnan, i-ready ang ating mga facilities, medical and quarantine isolation facilities, para just in case dumating sa punto na talagang magkaroon ng first naman ating mga agapan, at alamin ang pangailangan ng ating mga pulis, lalo na ating mga frontliners, ukol sa ating prevention ng COVID. Gumanda na at gumaganda ang sitwasyon ng COVID natin, pero hindi tayo maging dapat ma-complacent. At hindi kayo excused doon dito. I've learned from the provincial director that in the more than 1,000 personnel of PPO right now, walang active case ng COVID-19. At sana ganun din sa inyo. Gusto kong makapagpunto. Gusto kong iparating sa inyo ang aking personnel na pasasalamat sa Special Action Force at patuloy na humihingi ng inyong magiting na paglilingkod para sa ating bayan. Maraming salamat at magandang umaga sa ating lahat. Thank you.
Ilan na yung UP dito? Tatlo, sir. Tatlo lang kayo. Di pa lahat kayo sa investigation pa. Mga nasa sira siya, sir. Ganun ba? Yung sa inyong mga karta nyo, natin. Sir, ay pa may kasa. Sa panahon nilang punay ko sa iyo, na nagkaroon ng bill na gano'n. Hindi, talaga mga lawmakers. Pero tutulungan natin siya. Pero para sa inyo. Thank you, sir. Sir, gusto yata picture, sir. Gusto yata picture, sir. Para mag-o-renovation ba yan, sir?
high quality vision, por ser importante para los mensajes. Vamos a ver. Wala kayo masyadong sa mga incidents ng Bausi. So far, sir, dahil sa mga ginagawa ko na nag-distribute ng mga flyers, nagkakandak ng mga lecture, bumaba naman yung ano. So, ilan ang ilan kayo dito? Sa WCPD po, ako lang po, sir. Ako lang. Sir. Pero, bali ko na rin ang pinaka-incharge dito, ano? So, punan ng mga tao. 16 plus lang kasi ang pansa municipality, sir. Pero, sinasamahan ka naman ang invest kung sa kali man, ano? Yes po, sir. Tulong-tulong lang po kami, sir. Ginakaya lang po, sir. Sige. Thank you. Yes, sir. Okay. Lagi malinis, ha? Yes, sir. Maintain. Thank you. Hindi pa, hindi pa. Barak sa lang, sir. Matapos ko sinan. Maintain. Dito? Sir. Yung deputy ko, sir. Ah, siya mismo. Yes, sir. Same time, siya rin yung chief na operation. Kapo, sir. Saan ang pinaka-tactical operation center natin ko na? Dito na rin, sir. Saan yung situation map mo sa loob? Okay. Sige. Lagi malinis, ha? Thank you, sir. Sige, thank you.
yung visit ko doon sa ating Regional Uber Force Battalion, Basulta, akit ka para hindi ka mahulog niya. Supposed to be ngayon, diretso ako yung pagpunta ng headquarters natin sa Probar. Pero masama ang panahon, kaya ito pala, kasama natin si Arte, palaparan si Arte. Dapat diretso kami doon, kaya nga hindi na kami punta dito sa mismong police station nyo. Dahil kahapon doon kami sa Maimbong, dahil na-meet natin ang ating mga kasamahan, pati na rin sa RMFB, Regional Mobile Force Battalion ng Basulta. Pero dahil sama ng panahon, wala, kailangan mag-land kami sa ulo at mag-iintay ng magandang panahon. Kaya pumunta ako dito para mag-conduct ng inspeksyon. Pero yung gusto ko ba pumunta dito sa ulo? Hindi lamang... Nagsimula, ikapitong region ko rito. Nagsimula po ako dun sa overnight lang. Naging dalawang araw, isang gabi. Ngayon dalawang gabi na, katatlong araw. Subalit, it is so rewarding. Napakaganda na makita ang ating mga kapulisan sa aking pag-ipot at malaman din ang mga concern, pati na rin ang ating mga local chief. Sa aking may tinulong kulan, ano? Bilang hepe na pambansang pulisya, kumuha ko ng mga programa sa ating roadmap. Nasa tingin ko, pag magbibigyan natin focus, ito ang makakatulong para mapabilis ang ating pagkuha ng respeto at pagkikwala ng ating mga kabayan. At ito ay napapaloob sa Intensified Cleanliness Policy. This is anchored to the Brethren Broken Windows Policy. And it's a topic that all problems must be addressed in wala sa plano na pumunta dito problem from getting worse. Kaya lang, masama ang panahon. Maliit pa lang, binaba kami sa ulo. Inakasikaso na. Yung maganda rin para bisita ko kayo, di ba? Yes, hindi hinahayang lumaki, makahawa at maging problema. Malinis. At napapanood dito ang napakasimpleng konsepto na cleanliness in the offices, cleanliness and balance in cleanliness in the community. For cleanliness in the office, yan ang napakasimpleng community ng ating mga opisina. Ang ating mga bayan, pag meron silang idudurog sa ating hindi man niya pupunta sa akin, hindi rin kay General Ugali, dito ni General Quartet, at hindi rin sa mga police offices natin. Pupunta sila sa mga police station, sa mga substation. Eh kung doon pa lang, kalat ng basura, upos sa sigarilyo, kapag hiyan mo, saan natin makukuha ang respeto para sa ating mga kabayan. Kaya yun ating tinutulong dahil ng malinis sa opisina, reflection of discipline na tinuturo sa atin nung maliit pa man tayo. At so, ilibang professional ng mga PSQ lang ano? Ang buong PSQ ko sa 1,170%. Pag PSQ? Ang... Lisel! Bilis, kumusta kayo? Okay, sir. Bilis! Ang finance po natin, sir. Sino happy ng finance? Si TMS Jacaria, sir. Sino ng personal niyo dito? Lisel! Kailan kayo dito? Ang pangin ko, sir. Ito, part pa rin ng... Malinis. Lagi ganyan dapat, ha? Yes, sir. Sir. Very good. Yes, sir. Thank you, sir. Another concert. Restro! May maging ko baka mamaya yung mga... Yun! Malinis! Very good! Sabiya! Pagsamha ko siya! Welcome! Pitok. Hindi ba kayo inantok niyan? Ganyang ilaw. Ha?
Sana gugulot pa. Sige. Very good. Sige, sige po sa akin. Operation. Yes, sir. Yes, po, sir. Okay. Son! Basta kayo? Operations? Yes, sir. Sino yung happy operation? Sir. Ah, ikaw ba? Yes, sir. Tagasan ka? Bulacan, sir. Bulacan, kailan ka pa dito? Wala. Mag-bawa niyo, sir, ngayon. Sige. Ayos. Very good. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Yes, sir. Happy dito. Sir. So, sino nang president dito? Walo, sir. Walo. Kumusta naman ang mga cases mo ng Bausi? Isa lang, sir, for the month. Ibig sabihin, hindi naman ganun kalaking problema dito. Yes, sir. Oh, wala masyadong for the whole ng sumo yun, ano? Yes, sir. Okay, dito kayo lahat? Yes, sir. Native ko rin, sir. Dito rin yung na-recruit? Yes, sir. Ikaw ay lateral? Lateral, sir, 2019, sir. 2019. So, dito mismo sa ulo. Yes, sir. Kasi pag meron mga complaint about Bausi, talagang umakit talaga sila dito, di ba? Yes, sir. Sige. Thank you. Yes, sir. Give it up, ha? Sige. Yes, sir. Thank you, sir.19 po, sir. May city ka ba? Wala, no? Wala po, sir. 11 mainland, sir. Tapos 8 na island, sir. Oh, ang capital is sa, ano? Patikol po, sir. Patikol. Anong capital ba? Hindi ba Hulog? Patikol ba? Anong capital? Ang provincial capital, sir, nasa Patikol. Oh, pero ang capital town? Hulog, sir. Hulog. Yes, sir. Yung Maimbong naman, yung pinagtatang ang Maimbong, sir, is, ano yun, sir? Andun yung ating, Basunta yun, sir. Kasi si Gob. Yes, sir. Doon tayo. Yeah. Yan ang population ng Sulo. Bali, 820, sir. 820,000 according sa 2015, sir. Mm-hmm. Pero sabi ng PSA, sir, mga abot na tayo, sir, ng 1,200,000, sir. Ilan ang personnel mo? Bali, 1,001, sir. So, ilan ang police population ratio? Bali, 1:800, sir. 1,001 and 820. Kung pagbabasihan mo yung 2015, 2015. Yes, sir. Po, sir. Pero pagbinasihan mo yung estimate nila na 1,200, lumalabas na 1:1,000 plus. Po, pero no, 1:1,000. Yes, sir. 50, parang ganun. Yun ang sinasabi ni Gob na nag-request na hindi lang ang pagbasihan na parameter is police population ratio. Ang importante actually, sir, is yung mga isla kasi natin, sir. Kung i-maintain lang natin, sir, na 21,
pag kailangan talaga sila ng police, sir, walang reinforcement malayo, sir. Kumusta ang COVID situation? Sa personnel natin, sa personnel. 52, sir, pero all, ano na, sir? Ilan ang active cases ngayon? Wala na po, sir. Wala? Yes, sir. Very good. Ito, may Delta variant na. Opo, sir. Kaya dapat talagang mag-iingat mga protocol sa katulong ng LGU para dun sa implementation ng mga ITF na magdidepende siyempre sa ITF at the same time sa ating LGU na magkatulma. Yes. Okay? Sige, thank you. Parang yun ang ano namin, sir. Pero ang problema namin, sir, kung meron kaming yung COVID dito, sir, wala kaming magpagtakbuhan. Sumbunga lang, sir. Yun din ang weakness namin, sir. Yung dagat. Taga ano ka, di ba? Cordillera? Yes, sir. Baguio City po, sir. O, kailan ka nasa dito? March 9 last year, sir. Last year? Opo, sir. Sa PD, no? Yes, sir. So, what do you find the Sulu? It's fine, sir. According to the governor, sir, we have the same or similar culture, sir, with the Igorots and the Tausug, sir. May pamilya ka na? Meron po, sir. Nasaan sila? Nasa Sambuanga po, sir, kasi nag-COVID, sir. Oh, pero mga taga saan sila? Atuloy, sir, Sambuanga, sir. Dahil sa mga dating assignment mo dito nun? Opo, sir. Kaya gusto mo bumalik dito? Hindi naman, sir. Nagkataon lang, sir, na in-offer, sir, yung Sulu. Kaya napunta po ako, sir. Yeah. Oh, bihira na pupunta ka sa loob. Yes, sir. Kailangan nyo talaga mga mandirigma, ha? Yes, sir. Atuloy, sir, 2010, sir, namamasyal na rin ako dito, sir, kasi 5th Battalion Commander ako ng SAF noon, sir, okay. Area ko ito, sir. Oh, kasi hindi pwedeng basta-basta officer dito, di ba? Opo, sir. Dapat may dibdib. Yes, sir. At siyempre, kailangan na maayos sa servisyo. Yes, sir. Sa ating mga kabayan. Ayos! Okay. Yes, sir. Yeah, maintain cleanliness not only sa offices, kung hindi sa atin na, di ba? Over here. Ating lahat. Sige. Huwag niyang magdikit-dikit, ha? Alam niyo, magpunta ko dito kanina, nasa Alan Tuy by establishment. Sumitunod yung mga kababayan natin. Doon sa mga pila.
eh, I suppose that is one establishment na nakita ko. Pero napakaganda yung minimaintain yung ating physical distancing. Ang dami niyo pala dito. Hindi ba namuula? Dito lang ako sa taas na lang. Yes, sir. Ayan. Wala namang ulan. So let's gather. Magandang umaga ulit sa Sulu Police Provincial Office. Wala akong schedule dapat na pumunta dito. Kahapon, naandun ako sa Maimbong dahil yun ang na-arrange na aking visit. Dahil andun ang ating Regional Mobile Force Battalion Basulta. At the same time, pumunta na rin doon ang ating PPO officers. At the same time, tayo pumunta ta, nag-courtesy call sa ating gobernador. Supposed to be today, pupunta na ako sa Regional Headquarters. Pero dahil masama ang panahon, minabuti ng ating piloto na alam the way, eh bumaba kami dito sa hulo. Kaya this is a divine intervention na napunta ako dito sa Sulu PPO, pati na rin dito mismo sa hulo. Alakarabin! Before coming here, dumaan muna ako sa Hulo Municipal Police Station at nagsagawa ng mabilis na inspeksyon. Dahil nga hindi man nila alam at hindi plano ang pagpunta ko dito, yung aking pagbisita doon, ang talagang masasabi natin na surprise inspeksyon. Umuulan, biglaan, subalit sa aking inspeksyon, hindi lamang sa loob kung hindi sa labas ng Hulo Municipal Police Station, malinis! Palakpakan natin! Namonitor nila nila na ako'y nandun sa Hulo Municipal Police Station at maring iniisip nyo na ako pupunta si Chief Pietro dito. Di ba? Kaya bigla kayo naghinis sigurado. Pero just the same, ang paglinis hindi pwedeng gawin yan overnight. Yan ay dapat matagal na ginagawa. At para sa aking pagbisita sa inyong malaking kampo na ito at pati rin pag-check sa paligid, masasabi ko na malinis loob at labas ng sitio. Pero may room for improvement pa rin yan. Kailangan ipagpatuloy natin. Sa ating programa na napakasimple at alam ko, alam nyo, itong intensified cleanliness policy, yung cleanliness in the offices ang napakadaling gawin. Ha? Simulan natin nalinisin sa umaga, huwag magkarap maghapon, presto. Kinabukasan, madali na lang o kunti na lang ang ating linisin. Yan ay pagkapakita ng disiplina sa atin na pwede makahawa. Hindi lamang COVID-19 na nakakahawa. Nakakahawa rin ang kalinisan sa ating hanay, sa ating panalamig, sa ating opisina. At yun ay pwede natin ihawa sa komunidad. Napakaganda na gano'n ay pakikita natin sa ating mga kabayan na kailangan natin ang kanilang suporta. Kahapon, galing ako sa Basilan and dito sa Sulo at saka sa Tawi-Tawi. Minabuti kong umikot yun para tingnan ang kalagayan ng ating mga kapulisan. Ano na ako na kumaan? Tikas! Pahinga! Palawag! Relax lang kayo, yung 100 heart lang dito, para nagkakitaan tayo. Habang iniintay natin ang tawag, ng piloto, kung pwede na kami lumipad, eh sinasamantala ko muna na makaharap kayo. Kagaya sinabi ko nga, this is a divine intervention. Pag sinabing sulo, hulo yan, di ba? Kaya nga doon sa aking itinerary, walang hulo, nagtatanong ako, bakit hindi ako pupunta ng hulo? Pero may mga reason nga. At yung maimbong first time na napuntahan ng Chief PNP. Itong lugar ito, sigurado, ang mga Chief PNP isa, madalas na pupunta dito. Pero, maganda rin nangyari dahil napuntahan ko na yung maimbong, napuntahan ko pa rin ang hulo particular, itong Sulu PPO. Napakarami pa natin ng mga non-uniform personnel. Ha? Palakpakan natin ang ating mga non-uniform personnel. By the way, kasama mo dito ang ating commander ng Area Police Command ng Western Mindanao. Kilala nyo yan, Police Lieutenant General Chiquito Malayo. Palakpakan natin.
First assignment, 1989. After graduation from PVA. Dito. Kaya nagka-picture doon sa kanila. Yan. Kasama din natin ang director ng PCR. Police Major General Roder Sermonia. Second assignment, dito rin. Kaya nagka-picture doon. Alam nyo kanina, bukang ginaharap nila yung dating girlfriend nila. Baka, eh, ganun yung issue na first assignment, di ba? Pero yung pala naging girlfriend, naging asawa yun. Kaya hinahanap nila yung naging girlfriend nila na nakipag-break sa kanila. Baka may ako na. Anak ko hinahanap. Kasama rin natin siyempre dito ang inyong Regional Director, Police Brigadier General Edwin Ugalit. Kasama ko ang aking Senior Executive Assistant, soon to be Police Brigadier General Gregory Bogdanbal. Choose you. Use a one.